ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Hindi pala nagagalaw to, no? Hindi. Ano bang gusto mo gawin? Wala lang, baka may lumabas yan eh. Angela Paps Day, dahil huling buwan na ng 2023, eh naglalabasa na ang mga diksyonaryo ng kanika nilang mga salita ng taon. Unahin na natin isa sa mga pinakamatandang diksyonaryo sa Amerika, ang Merriam-Webster. Para sa 2023, ang pinaka-sinearch daw ng mga tao sa kanilang website ay ang salitang authentic. Siyempre, alam na natin ang ibig sabihin ng authentic. Totoo, hindi peke o ginaya. Paliwanag ng mga editors sa website, mas dumami raw ang nag-search ng salitang authentic dahil ito raw ang mga panahon na pahirap na pahirap. Masabi kung ano totoo at kung ano ang pineke lamang ng mga nakakatakot dahil sa tumitindi na artificial intelligence o AI. Bukod sa kakayahan ng digital technology na mameke, ay bukang bibig din ang salitang authentic sa taong ito dahil sa mga brands, mga influencers at mga celebrities. Kasama na si Elon Musk na sinabing dapat daw ay mas maging authentic ka sa social media. Ang napili naman ng ibang diksyonaryo ay tila may kinalaman din sa diwa ng si Merriam-Webster. Gaya ng sa Collins English Dictionary, ang salitang AI at hallucinate naman para sa Cambridge University Press. Ito yung mga words of the year naman nila. Ito naman ang mga runner-up para sa words of the year ng Merriam-Webster. Deepfake, para tukuyin ang mga huwad na pictures at video na produkto ng artificial intelligence. Riz, na makabagong shortcut para sa charisma na meron niya si Pops J. At Indict, kasabay ng pagkakasampa ng apat na kaso laban sa dating US President Donald Trump. Noong isang taon, ang word of the year ng Merriam-Webster ay ang salitang gaslighting, ang pagmamanipula sa isang tao para questionin niya mismo ang sarili niyang realidad. Totoo nga ang mga salita ay salamin ng ating katotohanan kung titingnan ang mga nakaraang taon. Noong 2020, ang nagwagi ay ang salitang pandemic. Sumunod na taon naman, 2021, ay vaccine. Ano kaya para sa taong ito, para sa Pilipinas? Tingin ninyo, Pops J. Angela. Ano ka bang naiisip dyan? Ako naiisip ko, unity. Unity pa rin. Yan pa rin. Abangan natin, tingnan natin kung yan ay lalabas. Maraming salamat sa'yo, Lord. At yan ang headlines to history ay, na. Pala. Ngayon. May replay ang tadhana na bilog ang balita. Salamatan ulit. Lunes pa lang, Pops J. Angela. Goodbye agad. Maraming salamat sa'yo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.